first time kong magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. So, kung ano man po ang di nyo, ano, bahala na po si Pastor magpaluhan. Patensya na po ako kung... Tumawa. Basta kung ano yung nasa yan. Patensya na po sa ano ko, sa kung mayroon man kayo makikita ng hindi maganda sa akin, magpapaumay na ako. ito po, lagi ko pong nababasa itong verse na to, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Minsan, naisip natin, ang unang kong naano dito, yung problema natin. Minsan, pag tayo nagkakaroon ng problema sa buhay, minsan, ito, malimit, nakakalimutan natin itong verse na to eh. Pero para sa akin, pag ako nagkakaroon ng problema, ito kagad ang nagiging kong na verse. Ito kagad ang binabasa ko. Kasi minsan sa buhay natin, pag tayo nagkakaroon ng struggle, nakakalimutan na natin na may Diyos. Nakakalimutan natin na minsan, kala natin nag-iisa tayo sa buhay. Dito ba? Dito, sa atin, marami sa atin na iniisip, pag nagkaroon tayo ng problema, parang nag-iisa na tayo. Kumbaga, parang wala na tayong matatakbuhan. Pero hindi po, kasi dito, ang nasasabi po rito, anong masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi po ba? So, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya may pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Dito, napakasarap pong pakinggan ito itong sabi ng Panginoon dito, ng Panginoon Diyos, na kung ang sarili niya ang anak na ibigay niya, paano pa kayo yung mga kahilingan natin? Kayo po, ako po hindi ko po alam kung paano magkaroon ng isang anak kasi binata pa nga po ako. Siguro naman, napakasakit sa inyo kung halimbawa may humiling sa inyong anak, halimbawa gusto niyang hilingin yung anak niyo bilang kapalit, may bibigay niyo po kaya. Pero dahil po sa pag-ibig ng ating Diyos, biruin niyo kahit sa isa niya pang anak na ipagkaloob niya. So, ibig sabihin, huwag po tayong mawala ng pag-asa kung sakasakali tayong magkakaroon ng problema. Halimbawa, kahit gaano kabigat na problema ang ating kinakaharap, sabi natin, sa trabaho, pamilya, sakit, ganyan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Alalahanin po natin ang Diyos ay pag-ibig. Sana po, kung sakasakaling nawawala na kayo ng pag-asa, sana dito kayo tumingin sa verse na to. Dahil, alam niyo naman po na lahat ng ang hilingin natin sa Panginoon ay bibigay niya. Di po ba? So, kung ang tanong po rito, kung kayo magkakaroon ng struggle, paano niyo po ba to mapagtatagumpayan? Meron nga sabi na, meron po sabi na nabasa ko sa libro na ang mga Kristiyano daw ay more than a conqueror. So ibig sabihin mas maano pa tayo sa mga nananakop, mas malakas pa tayo. Dahil sa gumagabay sa atin ang Panginoon. So, kaya sa gabi pong ito, kung sakasakaling, ako po, sa totoo lang po, kahit nawalan po ako ng trabaho, hindi po ako nangamba. Sa totoo lang po. Hindi po ako nangamba na dahil nawalan ako ng trabaho or mawalan ako ng mapagkakitaan or iniisip ko na hindi ako makapagpapadala ng pera sa amin. Sa totoo lang po, hindi kapiraso po, hindi po ako nangamba. Hindi po ako nag-ano sa kanya. Dahil, unang-una po, ito po talagang verse eh. Dahil kung ang kaisa-isa niyang anak na ibigay niya sa atin para mawala yung kasalanan natin, paano pa kaya yung mga material na bagay na ipinagkalob? Hindi niya ba kaya yung ipagkakalob sa atin? Tapos, sabi pa rito, kung tayo ay nasa Panginoon na talaga, kung tayo ay nasa Panginoon, wala tayong dapat pangambahan. Unang-una, hindi na tayo pwedeng mapahiwalay sa Panginoon. Sabi rito, ano ba,
Sino ang hahatol sa kaparusa? Si... Saan mo pa po yan? 35. Ang 35 po. Sino makapaghiwalay? Sino ba ang makapaghiwalay sa atin? Ang kamatayan ba? Ang buhay? Ang mga anghel? Ang pamunuan? Ang mga bagay na kasalukuyan? Kasalukuyan? Ang mga bagay na darating? Ang kapangyarihan? Ang kataasan? Ang kalaliman? O alimang nilalang? Ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, talagi po natin tatanda, kung talagang tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, wala na pong makapaghiwalay sa atin. Kung totoo nga natin tinanggap ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Kahit sino po, kahit sinong tao, o kahit ang mga anghel, sabi dito, hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, kung sakasakali po na nawawalan na kayo ng pag-asa sa buhay, or may mga problema kayo na parang hindi nyo talaga kayang i-handle, isipin nyo na may nagmamahal pa po sa inyo, amen, ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. At lagi, lagi po natin tatandaan na siya lang po ang makatulong sa atin, at lagi natin siya ang tatakbuhan. Dahil sa